maybe just a few in here, the song of grace I feel. But my friend that sees just the same, make me every gratitude, I worship Christ my King. Wonderful and precious is His name. When our voices sing out Jesus and His boundless love divine, what more voice join in worship? One more voice, it will be mine. One more voice to speak His goodness, tell of His rich gifts of hope. Pintan na dating
dati pinakamataas na pare sa buong Pilipinas, sa Dominican Order. Pinakamataas po siya kung ano. Pero meron pa rin naman po siyang paggalang at pagtingin sa amin. Tapos po, isa ko rin yung pinan ay mukhang pinabuhay na yung dati mong governor sa buwasak sa helicopter. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo ay natanggap nila ako, although nung una po ay malungkot na malungkot sila dahil ako lang ang nawalay daw. Pero itong mga huling mga pagkakataon, tuwi ko kami iniimbitahan nila sa katiyaan, ay naghahanda na po sila ng pagkain vegetarian para sa aming mga tawa. Hirap na hirap po sila dati. At totoo, umamaw ang loob sa akin ng mga kapatid ko dahil nag-iisa lang ako rito. Tatlo ang kapatid ko na nasa Canada at dalawa na sa Amerika. Kaya inaasahan nila sa akin na ako ang mga hermano mayor na sa mga tagpuo namin, ako ang mag-aalikato, mag-umuno. Sabi ko nga, magpulalo tinanggap ko na itong pananampalataya natin, hindi na ako pa ako pwede. Kaya nung una, nagkatama ang panando. Madali po sa akin natanggapin ang katotohanan ng Sabadista at Adventista. Kasi po, alam, sabi ko pato sa mga kamag-anak ko, alam na alam naman natin na namatay ang ating pong Jesu Cristo ng Biyernes. At nabuhay siya ng Linggo, ng araw, Domingo, kumbaga. Kaya, yung Sabado, talagang iningatan niya. Di ba, kung ito Cristo ay pumunta rito para sa gawain na ligtas tayo. Kaya, kita niyo nga, sabi pa eh, may mas importante ba bang gawain kaysa sa pagligtas ng tao? Wala po, di ba? Kaya, sabi ko nga, namatay na ng Biyernes, nagpahinga siya ng Sabado, tapos itinuloy niya yung gawain niya, niligtas ang tao, ng Linggo. Kaya kahit yung mga pare na hindi mo sila pwede makapag-dibati doon, sabi ko, matiyatawag niyo sarili ninyo mga Kristiyano, hindi naman kayo tumunod doon, hindi ginawa ng kung ito Kristo. Kaya, madali ko sa akin, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na ako'y nabiyayaan ng pagmamahal sa katotohanan. Kaya, di ba yung nagkakataon, ako'y naninitigan pa rin dahil alam naman mo ilang ugali ko. Anyway, ang nangyari na ako ngayon, yung meron ko hakabahan ko sana yung tungkol sa pamilya ko. Pero ang nangyari yung hapon na yung lindol sa Japan, dapat ito magbago na ang pananaw natin. Kasi sa mundo, magaya niyan, nagalindol, ang iisipin din, ang pagtuko na ng pati ng mga tao ngayon ay kung paano gumawa ng mga magsitibay ng materyales, kasi yun ang magiging abala tayo. Pagkagandahin yung design ng mga building, hindi mo ganun, pagkagandahin yung forecasting, yung ng tsunami, mga ganun. Ang ibig na mong sabihin nito ay lumuhod na tayo, tayo yung mahanda. Mas nais pabahon natin tayo yung mabigla o tayo yung mahanda. Kaya yun ang gusto kong sabihin na kahirap po ng buhay ngayon. Kaya talagang inaano tayo ng kaaway na maging busy. Kumbaga, abala sa, kumbaga, matawagin na eh, worldly care. Kumbaga,
sabi ko nga ho, sa English, beware of the inanity and futility of always being busy. Kasi ho, abala-abala tayo, abala pa tayo saan? Puro pang dito lang sa mundo nito. Kaya, at ang pagka nag-share nga ho ako eh, sinasabi nga nila, ayoko naman ang mga sinasabi ninyo dahil parang pananakot. Pananakot daw dahil sinasabi namin na kami naniniwala na patating na ang Panginoon. Ang pinakamaganda nga ho yun eh, yung paghahanda natin, kumbaga, yung magandang quote ni kay Ellen White na the best, kumbaga, yung ang sabi ko, na the faithful discharge of today's duty is the best preparation for tomorrow's trial. Yun nung magtapat tayo ngayon, manalig tayo, natutulungan tayo ng Panginoon. Kasi yung ngayon, hindi na naman lang natatabi yung mga Sunday ko. Iniiwasan kong araw dahil araw hindi makakikayat ng mga... Sa akin ko, maiging ang nalalaman nila na ganun ang pananampalataya natin, ganun ang pananaw natin, na nasa huling yugto na tayo ng ating kasaysayan dito sa mundo nito. Naway maging tapat tayo hanggang muli. Naway maging tunay tayong masaya sa pagdiriwang itong araw ng Sabado at sa paggunita itong ika-isang daang taon ng simbahan ng Santa Ana. Maraming pong salamat. Maganda rin lang. Maganda rin lang. Maganda rin lang. Maganda rin lang. Ito kong mga tita ng titi at ng mga muna. Ako po si Ivy. Ito po ang ating kapatid na si Flor. Kami po ay nagagalak na ayong sana. Kami po ang manguna sa ating pag-aaral ng ating leksyon. Sino po ba nag-aaral na kami ng leksyon? Ba? Kaya kami pa. Kasi tatanungin namin kayo, handa kayo. Di ba usually ganun sa school, ayaw natin magpaas ng kamay dahil baka tayo matanong. Ano po ang ating leksyon sa buong quarter nito? Jesus Wept, the Bible, and Human Devotion. Hindi po namin na-practice ang choreography nito. Mapa-plot yung script. Nabanggit po ni Brother Tony kanina, kami po ay nabinyagan noong 1974. Si Thor po at ako po ay hindi lang po magkapatid sa pananampalataya, kundi magkapatid po sa dugo. Ano po ang title ng ating lesson this week, everybody? Freedom from addiction. Ano po ang Tagalog na translation? Kalayaan mula sa ano? Ano po ang Tagalog ito? Pagkagumon. Ang lalim. Pagkagumon. Lahat po ba naiintindihan nyo? Kasi buti lang tayo, tisyo. Freedom from addiction, pwede rin kalayaan mula sa tisyo. Kaya ba yun? Pagkagumon. Okay. So ang una po natin gagawin mga kapatid, we have to define our term. Di ba po? Para tayo mo yung nagkakaintindihan. Ano po ang ibig sabihin ng addiction?
So what is the meaning of addiction? The state of being enslaved to a habit or practice, or to something that is psychologically or physically transforming to such an extent that cessation causes severe trauma. Addiction po ang vicio o pagkakalulo ay isang kondisyon. So kung kondisyon ito na meron tayong pagnanasa o pagnanasa sa buwa ng ayon sa laman na hindi natin mapigilan na gawin. At kung ito'y titigil natin, ay magkakaroon tayo ng parang withdrawal na yan. No? Gusto natin balikan. Ngayon po ang addiction, tingnan po natin ha, itay-tay natin. Indulgence, bondage to sin, and demon possession. Ako, mabigat. Mabigat. Demon possession. Nakakapapasaw. Inasitimple lang po natin ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan, addiction, ang kapal ng ating definition kanina. So, indulgence. Ang salitang addiction ay hindi natin makikita sa Biblia o sa Spirit of Prophecy. Ang ating makikita ng salita sa Biblia at Spirit of Prophecy ay indulgence. Ang ibig sabihin ay palagi natin gustong gawin ang isang bagay ay isang habit na pero hindi may negative connotation. At kaya ibig sabihin ng addiction ay bondage to sin. Kung tayo ay alipin ng kasalanan. At kung tayo alipin ng kasalanan, sino na mamayanin sa ating buhay? Pero walang mo pwede mamayanin sa ating buhay? Either ang Panginoon o sino po? Satan. Ang kaawal. Kung may addiction tayo, kaya natin sinabi na ito ay kaawal. So, what were some common addictions? Meron po ba kayo pwede ibigay sa akin yung tanging sagot? Common addiction. Alcohol. God. Sabi ni Pastor Eddie, alam, babae, sugal. So, tingnan po natin ha, isa-isa. Tama. Alcohol, ako, tingnan niyo po yung lalaki. Napakalaking baso ng alak ni Nino. Talagang addicted ito. Alcohol. Cigarettes, ako, ilan yun? Laging apat, sabay-sabay. Naninigarin nyo. Alam nyo, kahihinatnan, makita nyo po yung bungo sa kaliwa. Ayan, kahihinatnan, nangangawan, naninigarin nyo. Droga, drug addiction. Ngayon, sex, hindi na po kami naglagay ng larawan. Ang sinulat na lang po namin, sensor. Gambling. Pagsusugal, sugal. Sa Las Vegas, sa lang, daming casino. Dito po ba sa Pilipinas, may casino din? Ah, malami? Ah, okay. At saka yung loto, may loto? Dito? Ano pa? Ay, ayan, sinasabi. Pera. Addicted to money. Ang ginagawa ko, ano, trabaho ng trabaho para kumita ng maraming pera. Anong tawag mo sa trabaho ng trabaho? Workaholic. Aside from being alcoholic, workaholic. Personal image, nako, ayan. Anong itsura, no? Addicted sa pagpapalakas na kanilang mindset. Ngayon po, ito po lahat nasa ating leksyon. Sa mga nag-aaral, nabasa din po sa ating leksyon, nagtagtag pa po kami ng iba pa po mga bisyo. Internet, cellphone. Sino po dito may cellphone? Dapat lahat ng kamay nakataas. Minsan, hindi na kami kinakausap na hindi kayo nag-detect sa inyong cellphone. Internet naman, o pag-surfing, di ba po, ilang oras ang nagugugun. Delikado tayo. Addiction pala yan. Nakapagsino dito may Facebook account. Wala, parang sumagkas na kamay. Baka naman pag-isip sa umaga, check agad, sino po ang mga bagong yung ano. Pag-isip sa third floor, wala kami Facebook. So we cannot be your friend. Ako, computer games. At marami po ang ating responsibilidad sa ating mga kabataan ngayon. Marami pong nalululong kapag nalaro ng mga video games sa computer, di ba? Hindi nila may example. Violent. Grabe. Pagpapatay. And then, mga kalabas po sa television. Nanunod po ng TV ilang oras isang araw. Naka-on ng TV, wala pa kagising ng kapatulog. Ay, ito po palagi mong sinasabi. Ang mga Seventh-day Adventists, we don't smoke, we don't drink alcohol, we don't gamble, we don't party, but we eat. Ang sarap po natin kumain, ano? Yung mga potluck natin, magana pa yung kumain. At kasi rin pala maging addicted sa pagkain.
You agree? Lovely. So, ati mong i-summarize, power addictions, alcohol, cigarettes, drugs, sex, gambling, money, and personal image, ang addiction po natin yan. Then, internet, Facebook, computer games, TV shows, school, money, work, lagtag po natin sa ating lecture. So, who are those who suffer from addiction? Sino po? Sino po ang merong mga nakapagbisyo o nalululong o sa pagkabumon o alikin? First of all, bakit ang mga tao ay nagkakaroon pa ng bisyo? Nagsagot? Okay? Walang Panginoon. Walang Panginoon. Okay. Walang pagtiwala sa Panginoon. Alalahan ko muna natin ang ating leksyon sa Sabbath School ay sinusulagan para kanino mo? Sa 7th day Adventist. Ano sa atin? Ang tatakala kami ni Aydin. Bakit pinagay yung gambit? Bakit nilagay yung addiction on cigarette? Bakit nilagay yung alcohol? Meron ko pang addiction na sa addiction ng gambling? Narinig ko meron daw. Mami sister, hindi raw Adventist sa yun. Kasi at least pagkatapos natin paggabi na ating Panginoon bilang 70 Adventist, yung mga gambling, alcohol, tobacco, napalagupayan na yan. Ayun, kaya kanina dagdag ng mga internet, maaaring mga addiction na ito na hindi natin nakikita na talagang naging grabe ng alcohol. Tapos na sila. Yung, okay. Idleness, yes. Idle mind, yan ang playground ng pag-aaway. Si Delisa. Habang makasalanan ng mundo, meron pang tukso. Yan. Kahit tayo nasa Panginoon, talagang tutuksin tayo. Pakita natin mamaya kung ano nangyayari sa ating mga bagong minyagan na tumanggap sa Panginoon. Sila ba ay wala ng tukso? Okay. Pero sino ko talaga ang nagkakaroon pa ng addiction? Ating sasagutin yan. Ang ating home sagot ay yung mga tao na hindi pa tunay na hikaya. Those who are not truly converted. Kasi kung tunay na tayo hikaya, mapapanagumpayan na natin ang ating mga bisyo, ating addiction. Makikita ko natin yan mamaya magandang sa ating tuloy sa pag-aaral. Ang susunod na tanong, should Seventh-day Adventists still suffer from addiction? Okay, kasi ako sabihin si Dr. Dali. Titigyan ko natin ang pangasawa ng aking butiting asawa. Tahimik ko lang, okay. Okay. Brother Ben, kalimutan natin na ang mga bagay na ito ay katulad ng drug, katulad ng paninigarilyo, katulad ng kape, meron itong naidudulot na kabutihan. Nakakalimutan natin eh, na akala natin puro kasamaan at tatak tayo, bakit kami yung adik? Meron kasi idudulot na kabutihan. Ang kabutihan ay ang isa ay nakakapagbigay ng enerhiya kahit pansamantala. Yung si Brother Rob Espeleta, ang sabi niya, idleness. Pero yung opposite nun, yung pagkabisi, lalong-lalo na sa ibang bansa ng mga overseas worker, busy-busy sila, nangangailangan sila ng tulong sa kanilang trabaho, ng edge, ang advantage, kaya gumagamit sila ng mga drug na pansamantala na makatulong sa kanila sa trabaho. At dahil nasa malayong lugar sila, nalulungkot sila. Katulad ko, dumanas din ang kalungkutan ako at nasa Amerika ako namin doon ang mga pamilya ko. Pero sa trabaho na nag-iisa ako, nalulungkot ako, naaalala ko ang aking mahal na bayan sa Pilipinas na maraming kasayahan dito na makita lang kayo.
Kaya ang mga kababayan natin matutuksong gumamit ng mga drugs na maaaring makapagbigay ng mga pansamantalang kaligayahan. May mga tinatawag tayong mga psychedelic drugs. Mga drugs na bago na kapagbibigay sa atin ng kasayahan, nakakapag-alter ng mind para sumaya tayo. Kaya hindi minsan mahirap maaraw kung bakit. Alam ninyo nga kaya ang Panginoon, inaakit niya tayong bibigyan tayo ng mahabang buhay. At doon nga sa binasa ko, ay nilecture ko noong isang gabi, hindi lang mahabang buhay ang importante o mahalaga sa kanyang regalo. Kaya ang sabi niya, with full life, with fullness, or with kasama lahat ng pake, dahil kailangan sa haba ng buhay, kahit mahaba at bigyan kayo ng buhay, kung malungkot kayo, walang saysay ang buhay kahit mahaba. Kailangan masaya kayo. Kaya yung mga prutas na sinasabi ko ay may medisina, meron itong pampaligaya para yung buhay nyo maging maligaya. At ngayon, ang dami lalo na mga kabataan, lalo na sa Amerika at sa mga ibang bansa, may buhay sila pero marunungkot sila. Kaya sila nagpapakamatay, ang dami po nagpapakamatay ng mga kabataan dahil sila ay malungkot sa ating buhay. Sa kanatrabaho, sa pressure sa pamilya, sa pressure sa society na magkaroon ng magandang buhay, hindi nila nakikita na ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. So, matatrap tayo sa sansikutan na ito pag hindi tayo tumingin sa Panginoon at pag tayo na-attract dito sa sansikutan, karamihan tayo magiging addict sa sansikutan na ito. Addicted tayo sa mga ino-offer ng sansikutan, sa magandang buhay, sa mga sasakyan, sa mga damit, sa passion. Addicted na addicted tayo, kailangan hilingin natin sa Panginoon na mawala ang ating addiction sa sanlibutan, kung hindi, mamamatay tayo lahat. Dahil ang sabi sa Biblia, there is a way that seemeth right unto every man, but the end thereof are the ways of death. Kaya kung hindi natin ma-overcome itong addiction na ito sa tulong ng ating Panginoong Jesus at tayong Holy Spirit, wala tayong pag-asa, mamamatay tayo, magiging addicted tayo, makukuk tayo dito, at hindi tayo makakabangon. Maraming tao gusto sabihin sa inyo, pero wala tayong panahon. Maraming salamat sa Brother Dan, sa lecture na comment sa iyo. Kaya ating umbalikan ang ating tanong kung ang mga Seventh-day Adventist ay dapat magsasuffer from addiction. Salamat ba, Dr. Dan, at paniliwanag. Maaaring yung mga nasa labas, hindi pa nila nag-referentus. Meron silang addiction at hindi wala silang pakahawakan. Pero tayo sa ilang may advertising. Meron lang tayong pinakahawakan ang Panginoon. So, kailangan mo ba tayo mag-suffer ang accommodation? Ang isang iglesia at adventista na nasa isang condition na puro, na totoo, hindi na tayo dapat nag-suffer from addiction. Bakit kung natin alam yan? At yan mga din yung Bible next. From 1 Peter chapter 2, verse 9, that we are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Dapat kayo isang daming hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan na iyong tinawag tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kaginagilala sa kaliwanagan. Na isa dinuno, chosen generation, pinili tayo, pinili tayo ng Panginoon. Pinanghilang sa Panginoon at pinili niya, tayo ay dapat maging bansang banal. Bansang banal. Kung tayo bansang banal, wala tayong bisyo. Okay, meron ba ako isang text? Philippians 2:15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God,
without rebuke in the midst of a crooked and perverse nation, among whom we shine as light in the world. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang laking liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Paano po yun? Paano inaakin natin na tayo ang pinili ng Panginoon upang tayo maging liwanag sa sanglibutan? Kung tayo ay gaganapin natin ang inaatas, iniutos sa atin ng Panginoon, wala na tayong issue. Kanya nga, nandito tayo sa mundo, sabi ni Sister Lina, marami pang din at nasa, marami pa tayong lalaaran sa pagsubo. Kaya ngayon, ang tanong, why do we still suffer from addiction? Okay, bakit ba tayo nagkaroon pa ng addiction ito? Ano ba nangyayari? Bakit tinanggap ko ng Panginoon? Makikita ko natin ang sagot, Matthew 12:43, when the unclean spirit has gone out of a man, he walketh through dry places seeking rest and findeth none. Tatapuan ang kalumalduman na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakan sa mga taong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumbong. Ano yung sabihin nito? Yung mga bagong binyagan natin, magagayon ng isang araw. Lumabas na ang masamang espiritu sa kanila. Lumabas ang kalumalduman na espiritu sa kanila. Tinanggap nila ang ating Panginoong Jesus. Tayo, nang may dininyagan, ganyan din. Tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ng ating bautismo, lumabas na ang masamang espiritu sa atin. Kaya masamang espiritu ay naghahanap ng ibang mapupuntahan. Alam kayo nangyari? Then he saith, I will return into my house from whence I came out. And when he is come, he findeth it empty, swept, and garnished. Kung magkagayon, sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, inatutuan niya, walang naman, walis na, at nagagayahan. Ano yung sabihin nun? Lumabas yung masamang espiritu, wala siyang ibang natiklo, wala siyang ibang na-deceive, babalik ako na lang yung aking salita. Ano nakita niya nung bumalik siya? Malinis, ano sabihin nun? Walang naman, ano sabihin nun? Malinis. Walang naman agad. Walang laman agad, bumalik siya doon sa dating nagtapas sa Panginoon. Anong sabi? Walang laman ng salita ng Diyos ang pag-iisip. Hindi lumabos sa pananampalataya. Hindi nag-aral araw-araw. Hindi na nagumpay sa mga pagsubok ng Panginoon. Ayaw, walang laman. Walis na, nagagayaman. Kaya ano nangyayari pa ganun? Hindi nag-aral ang salita ng Diyos, hindi nagpapasa ng Biblia, ang kailang mula. Walang laman, okay nang binalikan. At 12:45, then goeth he and taketh with himself seven other spirits, more wicked than himself. And they enter in and dwell there, and the last thing of that man is worse than the first. Even so shall it be also under this wicked generation. Kung magkagayoy, yumayaon siya, at nagsasama ng pito pang espiritu, lalo masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa una. Ito ang parable ng demons na ating binasa. Magandang pag-aral ito, pero atin lang binibigay ang parang summary. Ano nangyari? Tinagap natin ang Panginoong Jesus, umalis ang masamang espiritu, hindi tayo lumabos sa pananampalataya. Ngayon, hindi tayo lumabos sa pananampalataya. Wala na laman ang ating isip. Papalikan tayo ng masamang espiritu. Ano? Ay kasama mong bino. Saan yung mangyayari sa mga bisyo? Kung dati, ang bisyo natin ay pareho ng alkohol na ang alak, pagbalik na masamang espiritu, ayun na, naging alkohol, sigarilyo, babae. Nadagdaga, sugal. Nadagdaga na ang bisyo dahil sa hindi lumago sa pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. Our high calling. My dear brothers and sisters, we're experiencing some technical difficulties.
pagpapagat daw yung mga projector. So, medyo na tungkol sa patamang espiritu. Gusto ko pong, bakit binalikan po yun? Ako po si Brother Danny Spina na miyembro din ng Santana Church po. Danny Spina, nakipicture ako. Pakinala ko sa'yo para alam namin kung sino kayo. Danny Spina pa nito. Ang pagiging tayo si Dennis. Kaya, yun ang tama. Yung na-mention kanina, bakit pinali ka ng masamang espiritu, no? Sabi dun sa, sabi ng Panginoong Hesus Kristo dun sa John 5:14, ano? Bumaling ka na, huwag ka na muling magkasala pa. Pansinin po ninyo ang pagkakasabi sa Panginoon, pagkakasalita ng Panginoon dun, ano? Na the moment na tayo ay nakarealize ng pagkakamali, nakalam ng katotohanan, ay ipilitin natin ang ating sarili na sa tulong ng Panginoon, no? Na huwag na tayong muling magkakasala pa. Kasi yun po ang paraan ng kaaway para lalo tayo malugmok. Kaya magsusurprise kayo, bakit parang lalo ako sumasama samantala nakilala ko ng Panginoon? Kaya ang sabi ng Panginoon, bumaling ka na, yung tao pinagaling sa Bicenta na kung ilang tao mo siya may sakit doon, no? Kaya huwag na lang muling magkakasala pang muli. Yun po ang so, kung pagiging addiction, sabi dito sa Roman, babatay ko po, ito lang po. Ito lang ang teksto na babatay ko. Sa Roman sa plot, ang gagamitin ko po dito na addiction, ay Roman 7:15 hanggang 21 po. Pero, share natin ko lang po. Tapos, hindi ko ginagawa, sapagkat ang hindi ginagawa ko, hindi ko nalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Tapos ang kinapuputan ko, ayaw ang ginagawa ko. 19, sapagkat ang mabuti na aking ibig, ay hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibig, ay siya kong ginagawa. Tapos kung hindi ko ibig, kung siya kong ginagawa, ay hindi na ako ginagawa dito. Kundi ang kasalanan tumitira sa akin. Kaya makapasin po nyo, sabi nga, meron na ang tila matuloy na mention pa nila ni Brother Dr. Rigotto, no? Ang meron sa tila matuwid pero sa atin ang dulo nun ay kapahamakan. Kaya dito po tayo magiging malingan. Kaya kaya nasumpungan ko ang masama. Ang isang kautosan, kung ang ibig ko gumagawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Bakit po? Kasi yun po ang struggle ng buhay ng pananampalataya, yung bang alam natin ang daan. Bigyan ko po kayo ng example, no? Ito na-mention ko yung standard Eaton Tower, no? Nabalitaan niyo yung Eaton Tower na bumuntak, yung gondola, ang namatay po doon ay 10, pero nakasakay 11. Ang standard na dapat na sumakay po doon ay 4 na. Ang ginawa ng mga construction worker, sumakay 11. Pero ang standard na dapat sumakay doon ay 4 na. Ano po ang nangyari? Pagsakay na sa gondola, bumagsak po ng tuloy-tuloy dahil hindi yung standard na dapat sumakay. Dapat sumakay doon sa gondola ay 4 lang. Kaya meron po tayong standard na para huwag tayo mamislip. Ha? Na para huwag tayo maging addiction. Ang addiction po, yung nga yung sinabi ko, yung binantaw ko rin sa Roman, yung ayaw kong gawin ay siya kong ginagawa, ay addicted of sin tayo. Bakit? Kasi the moment we separate from God, we are the native na. Sabi doon sa 1 John 3, basahin po yun, no? Sino mang sumasalamsang ay? Ano yun po? Sino mang gumagawa ng kasalanan ay? Sa demonyo o sa diablo. Kaya ito po ang standard. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, bakit masama po yung pera? Bakit masama po lahat yun? Eh, pera kailangan natin. Bakit? Kasi pag-ibig sa sarili mo yun, hindi dapat mag-iigit ang ating sarili, kundi masigit ang pag-ibig natin sa Panginoon. Dito po, kumapasok yung we must watch out the avenues of our soul. Ingatan po natin, pagbantayan natin yan, sapagkat lahat po, natap, appetite and passion, yan kumapasok ang kaaway. Thank you, Brother Danny. Ano, nakasap na ba tayo? Our high calling, page 89, the Prince of Darkness, seeing a soul whom he has counted his own, is
escaping from under his control as a bird out of the snare of the fowler and making Christ his refuge, works with hellish intensity to again entrap the one escape. So, tingnan ko natin na ang aming kaaway ay ganit yan. Yung mga nagpapasakos kami noon, yung nagtatakas kami noon, yung nagpapabi niya, ganito yan. Kaya ano ginagawa niya? Pag nakita niya na tayo ay tumatakot sa ating Panginoon Jesus at siyang ating pinanghahawakan, he works with hellish intensity. Ito niyo, napakasindi ang kanyang gagawin para tayo ay bumalik sa kanya. Kaya yung mga nagpapabubinyagan, alam mo niyo na meron tayong pagdadaanan at na malalaking pagsubok. So, ito ang importante. How can we have freedom from addiction? Psalms 119:9, wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereto according to thy word. Psalms 119:9. So, paano binihisin ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdilig doon ayon sa iyong salita. So, ang kailangan natin ay ang salita ng Diyos. John 17:17. Lahat po tayo, basahin natin sabay-sabay. Ready? Go! Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Bakit po natin kailangan ang salita ng Diyos? Dito natin makikita ang makabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Pakabalilin mo sila sa katotohanan. So, alam mo natin na dapat natin alam ang katotohanan. Reflecting Christ, page 114, the truth separates man from his sins, from his hereditary and cultivated tendencies to wrongdoing. Bakit po natin kailangan ng katotohanan? Ito mag-iiwalay sa atin, sa ating pagdanasa, sa ating mga gustong mga nais gawin na ayon sa laman. Reflecting Christ, page 114, the power of the Holy Spirit is needed to chase away our unbelief and unchristlike attributes. Pangalaw ko ito, alam naman natin ang katotohanan, tinanggap natin ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, meron pa po tayong kailangan. Ang power of the Holy Spirit. Hindi mo pwede pag-iwalayan. Reflecting Christ, we cannot convert our own heart. This work can be done only by the power of the Holy Spirit. Zechariah 4:6. Everybody, basahin po namin lahat. Okay, sabay. Go. For the power of the Spirit, says the Lord of hosts. Hindi sa pamamagitan ng kalakasan, ni ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aming Espiritu, sabi ng Panginoon ng Panghukbo. Huwag na po natin pilitin na sa ating mga sariling kakayanan ay ating mapanagumpayan ang kasalanan. Kailangan po natin ang banal na Espiritu. Palagi tayong humingin ng malaking tangkad ng banal na Espiritu. Ilan mo? Kailan tayong hihingi ng banal na tangkad ng banal na Espiritu? Kailan? Araw-araw. Araw-araw meron tayong pagbabago sa Panginoon. Tuwing umaga, pag-ibig natin, una natin gagawin, nananalangin, hihingi ng banal na Espiritu para sa buong maghapon na yon. Sa gabi, pagtulog natin, pag-ibig ng tawad, kaya namin mong kasalanan, sa susunod na araw, ganun din. Hindi na tayo pwede kalitaan. Hindi namin pwede kalitaan ang pag-ihingi ng banal na Espiritu. Kasi yung banal na Espiritu, yung binigay natin sa araw na ito, hindi na yung pwede buwak. Paso na yun. Kaya ang humingi ulit tayo, it's a daily converting Christ. Our high calling, the power of Satan is broken, man is brought into sacred unity with Christ. So, yun ang gagawin natin na mangyayari sa kapangyarihan ng kaaway. Ano mangyayari? Ano mangyayari? Broken? Kapagka, wala na, patitigil. Yes, God's appointed agencies are the Word of God, His truth, and the Holy Spirit. Nagkago namin. So how can we have a genuine conversion? Simula ho ng ating pag-aaral, sinabi natin na tayo hindi patunay na higayat, kaya tayo palagi nalululong. So paano tayo magiging pagkakulan ng genuine, tunay na pagiging higayat sa ating Panginoong Jesus? Ating hukumayan, isa-isa rin po natin sa 2 Peter chapter 1, verses 47. Kung
meron mo kayong mga Biblia, gusto nyo sundan aming pagbibigay ng mga iba't ibang pangangailangan at nakita ng ating... Sabay-sabay po tayo. Faith, virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness, charity or love. Ito po ang ating nakalagay sa sulat ni Pedro, Peter's letter, parang hangtana niyan, ang nasa mga addition, multiplication. Ganun natin ang gandag ang mga likas na ito. Tinagalog po namin, nagalogin natin, ang anong palataya, everybody? So, unahin, dito lang tayo medyo, ano po yung pananampalataya yung pinag-uusapan dito? Anong klase yung pananampalataya atin hindi kailangan? Buhay, okay? Faith and work. Ano po? Pananampalataya na? Ano ang atin? Bakit tayo lahat nasa iglesia ngayon? Bakit tayo nandito? Bakit? Dahil lang ba sa celebration? Bakit tayo nagpunta sa ating iglesia tuwing sabot? Ano ang ating tunay na goal? Bakit? Praise the Lord, di ba? Ano ba? To be saved. Yan. To be saving faith. Yan. Kaya tayo nandito dahil ang gusto natin na maligtas. Yun ang ating pangunahing dahilan kung bakit tayo nananampalataya at pumunta sa iglesia para malaman ang daan sa kaligtasan. Yung ibang mga vision, ating fellowship, ating worship, at iba pa, ay katuntunan nun. Pero ang una nating kagustuhan ay tayo maligtas. So may pananampalataya na magliligtas. Ang sabi nga sa Spirit of Prophecy, a faith that works by love and purifies the soul. Ganda po itong phrase na to. A faith that works by love. Isang pananampalataya na nakikita sa ating gawa dahil sa ating pag-ibig na nagpapalinis sa ating mga buhay at kaluluwa. Sunod na pa, ano po yan? Kagalingan. Or virtue. Ano yung virtue? Sabi mo sa Spirit of Prophecy, virtue is nothing but voluntary obedience to the truth. Ang ating pagsunod ng buong loob sa katotohanan ay ito'y nagiging kagalingan. Sunod na pang kaalaman. Anong kaalaman? Alaman mo naman o. Anong kailangan natin na kaalaman? God's Word. Okay, parang Diyos. Kailangan ng salita ng Diyos, kailangan natin ng kaalaman tungkol saan? Salita ng Diyos para malaman ang katotohanan. Okay? Katotohan. Dahil anong ginagawa ng tao ngayon? Yung itim at puti, nagsasama niya yan. Nagiging gray na. Wala na hindi na alam ng mga tao kung ano'ng tama at mali. At ang tunay at hindi tunay. Kaya pag pumunta kayo na doon kayo ng mga TV shows, para ngayon sa mga kabataan, hindi na nila alam na yung pumatay ay mali. Sa kabataan, ating mga estudyante, ay ako yung nababahala sa kanila. Laro nila sila ng video games. Pag tinanong mo, bakit kayo naglalaro ng video games? Kung sasagot sa akin, dahil ito daw ay fun. Ito daw ay entertaining. So, sasabihin ko, paano magiging entertaining ang pagpatay? Kahit pa yung video game lang. So, nawawala na yung pagpipita ng tama at mali. Nagiging great. Ginagawa ng away, hindi na natin nakikita ang tunay sa mali. Ito, kailangan natin ang kaalaman tungkol sa katotohanan, tungkol sa pagtubos, tungkol sa ating pagpapakabanan, kailangan na natin ang kaalaman tungkol sa lahat ng mga bagay na ito. Next step, another, sunod. Ano po ito? Pagtitigil. Okay, pagtitigil. Temperance. Yun ang mga marahilig sa sports. Yung mga nasa Olympic game. Ano ginagawa nila bago sila tumakbo o bago sila lumakas? Isang sport. Pagtitigil. Yung ba? Temperance. Yan. Yeah. Manu Pacquiao. Maraming nakakakilala dyan. So ngayon, ano ginagawa niya bago siya magkaroon ng isang nalaman? Pagtitigil. Hindi uminom. Matulog na maaga. Walang mga palabas naman. Yung mga athletes sa Olympic Games, gano'n din. At ano nakukuha nila? Ano nakukuha ng mga athletes na yan? Yung Olympic Games, ano nakukuha nila? Yung tinatawag ng laurel, trofeo. Trofeo na ano? Mamaya na, kalawang ina. Mamaya dyan, wala na, naluma na. Pero tayo, anong ating race, anong ating karera, anong ating pagtakbo na ginagawa? Patungo sa langit.
At anong ating premyo? Anong ating gantimpala? Buhay na walang hanggan. Kung may mga athletes na yung nagkakaya magpigil para lang makapanalo ng isang trofeo o isang laurel, tayo pa kaya? Hindi natin kaya na yung magpigil para ating makamtan ang isang buhay na walang hanggan na kasama ng ating Panginoong Jesus. Next, pag-pigil ay patience. Ano, marami po dito ang hindi na nagagalit? Marami sa akin nagagalit? Pasapamay. Medyo mahirap yata yun, no? Pero yun ay tuloy-tuloy na sinasabi sa atin ang ating kailangan na dagdag sa ating mga ligas ang pagtitiis. Pagkero tayo niya, sunod ay kabanalan. Godliness. Pagkero tayo kabanalan, may sabihin nyo, sino na ating magiging mukha? Ang Panginoong Jesus. Tayo'y lalapit at lalapit sa imahin ng ating Panginoong Jesus. Okay? Mabuti sa looban sa kapatid. Brotherly kindness. Brotherly kindness. Pag tayo ay ngayon ay meron ng pagiging banal, anong nakikita natin sa ating mga kapatid? Love. Nakikita ba natin na si aking asawa ay magagalitin? Hindi ko na makikita yon. Hindi na magagalit sa kanya kung siya nagagalit sa akin. Bakit? Dahil ang nakikita ko sa kanya ay kung paano siya tinitingnan ng Panginoon. Ano ba ang tingin sa atin ng bawat siya ng Panginoon? Tayo ba'y mahalaga sa Panginoon? Napakahalaga. Kaya nga siya namatay para sa atin. So kung ating titingnan ng ating kapwa, kagaya ng pagtingin ng Panginoong Jesus sa bawat siya sa atin, magbabago ang ating paningin sa ating kapwa. At yung Panginoon, mahal sa sisirayin, mahal ang aking pamangkin kahit gumagawa ng kaluman o kaibigan. Pero kung titingnan natin sila, kagaya ng kahalagahan ay binibigyan natin ang Panginoong Jesus, mamahalin din natin sila. At ang huli po hakbang, ano po? Pag-ibig. Pag-ibig. Meron pa bang dihigit sa pag-ibig na binigay ng ating Panginoong Jesus sa atin? At kung atin itong tatanggapin, ay atin itong din ibabahagi sa ating mga kapwa. At yan dahil sa pag-ibig yan, kung sa'yo sa tuktok, makikita natin ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesus. At yun ang ating mithingin na karating sa kasugulan ng ating kalikasan. Kung sabi sa akin, be ye perfect as your Father in heaven. Perfect. Ang mga tanong, pagkatapos natin ito, kasi magandang na kaalaman, okay? Kung meron pa, mamaya. So, dito sa hagdanan na ito, okay? Alam niyo po ba kung sino yung hagdanan na ito? Sino yung hagdanan na yan, ating binabanggit kanina? Sino po? Ang ating Panginoong Jesus. Yung hagdanan na yan, nasa kanya ang lahat ng mga attributes, lahat ng characteristics na ating binanggit, ay nasa ating Panginoong Jesus. Ano may sabihin nito? Kailangan natin paghawakan ang ating Panginoong Jesus. Kailangan natin siya bigyan ng ating pananampalataya ng ating buong oras, panahon, para siya ay makilala. Okay? Pastor, ikaw po, pwede ba? May gusto mag-comment sa pagkakayo? Okay. Sige. Okay. Dagdag na kaalaman. Si Huda ay nag-aral at meron pananampalataya, isa sa mga disipyo ng Panginoon, eh may pananampalataya siya at nag-aral siya sa pinakamahusay na teacher sa buong mundo sa lahat ng panahon na Jesus na ating tagapagligtan. Pero nalaglag po si Huda, kaya isang beses nang siyang nagkamali, sa kanyang pagkakamali, hindi na siya nakabangon. Compared kay Peter na nagkamali din at nakabangon. Kaya sa addiction, ang end point ng addiction, ng anything, whether computer, drug, o pagmamahal sa mundong ito, ay kamatayan dahil itupulak kayo nito sa depression eh. Magiging depressed kayo at mawawala ang inyong sarili, ang inyong mental o mga pananaw. Kaya magpapakamatay ang end point. Kaya si Judas, isang beses ang nagkamali, nagpakamatay na siya, hindi na siya nakarecover. Kaya huwag po tayong magpakasiguro sa kinatatayuan nyo. Kaya nga tama ang sinabi doon na everyday mag-pray, everyday humingi ng lakas at tulong at kapangyarihan sa Panginoon.
kasi kung hindi tayo hihingi ng kapangyarihan at tulong at power sa Panginoon, kung wala siya, wala tayong magagawa. Kaya ang sabi niya, unahin niyo lang ako. Put me first, ako ang bahala sa inyo. Bago po natin tapusin ang ating pag-aaral, ito po ang inyong pagkakataon na ngayon ay magsalita. Ako, nagtaasa lahat ng mga kamay. Nagilito na kami, sino ating unang tatawagin? Pastor Herlos muna. Ako ay si Pastor Herlos. Galing pa kami sa Amerika para lang mag-attend. Senior anniversary ng Santa Ana. Para makita lang kayong mga members dito, magandang spiritship natin dito. Kaya tayo na. Gusto ko lang mag-remark natin sa nag-aralan ngayong umaga. Ako nagpagturo din sa Iglesia doon sa Evon Park, Florida. Alam ko kung ano ang ituturo. Paano ituro para sa kapulihan ng ating member. Si Aileen, Lord, dinamastan ko ang pagtuturo nila ngayong umaga. Perfect! Ako pwede sa pagsimula, tinuturo nila kung tama o hindi. Lagi pala makikita ko si Helios. Kung tama ang paraan o kung hindi. Sinamagtan ko lahat yan. Number one teacher, ang sa Brother Baganda ng Paliwanan na Wiccan, Pilipinas. Ang pagkaganda to please ang paliwanag na pagkaganda. Sa pinag-atin sa lecture ngayong umaga at nataraan niya nataraan na Sabado nataraan na atin ang layunin ng ating leksyon yung pibisbe na ito isa sa pinamahalaga. Pihak ni Satanas. Kita gawa natin ang lahat na ito. Kaya pinahayag sa atin kung paano natin maiwasan ang mga bagay na ito na tayo captive ni Satanas. Paano natin maiwasan? Naniwasan kayo umaga natin. So, mag-picture lang. Yan sa akong ang lahat na mga kasalanan natin sa nag-aralan. Ang ating masdan ng baksin dahil sa tayo may mga kasalanan kung paano natin maiwasan. Kung mga nakalagay dito sa huling mga pangalapan, atin alalahanin natin, isipin natin, huwag natin kalimutan. Sapagkat yan ang solusyon. Si Jesus Christ lamang ang makasol ng lahat natin ng mga problema at mga kalagitan. Maraming salamat po, Pastor Herio. O, tatlo na lang ha, tatlo. Ayun na, tumasad mo overtime. O, Nesto Ramos. Tapos si Lisa, tapos Charlie. Si Lisa pa pala. Okay, awan na. Ako po ay take sila. Tatlo po punto. Ang kanilang discussion is first. It's related to the friend of mine, long time ago. So, ano ang role ng mga Christian professionals, counselors, about speech? I know you have discussed the difficult part of it. All of it. And about the professionals, there is a Catholic, good Christian counselor. Do they have a role in the case of life or person? That's one. Another thing, you should know that the trend from the start of the lesson down is that Satan is bringing all this addiction inside our homes.
it is in time of that is being attacked. So that's all the comment I can give. What is the role of Christian professional? Thank you, Brother Nestor. Ating pong palaging approach sa ating Sabbath school lesson ay yung biblical and spiritual aspect. Okay? Akin din po may ilang. Ang sabi lang po, huwag natin makalimutan na dito sa church natin, mayroon po may suffer ng addiction. Pero, takot silang lumabas dahil sinajudge natin. And in our responsibility, like the Bible made it very clear to us that we are responsible for each other. Nasa halip na i-judge natin yung biktima, tulungan po natin. Kasi nandito tayo para magpalakaslo sa isa't isa, hindi para magbihina sa isa't isa. Well, dapat maging open-minded tayo na tayo hindi, nandito tayo sa Seventh-day Adventist Church, we're not perfect, no one is perfect. We're on the way of making it perfect, well God, by God's grace. So huwag po natin, kung mayroon pong lalapit sa atin at may nakita po tayo na may problema yung tao, we should be very open-minded and accepting them and loving them. Kasi sabi ni Papa, kaya tayo na judge, may ang ibigay natin sa tao, makunawa at ito naman po ay sa tanong na bakit kayo nalikito, gusto niyo humalitan? Bakit natin? Opo. Alam niyo po ba mga kapatid na 1 Timothy 2:4 this is good and acceptable in sight of God. Who would like everybody to be saved and come to the knowledge of truth? Hindi tayo mga kapatid. Ang Diyos ang may gusto na tayong umaligtas. Tandaan natin yan. Kung hindi tayo sumunod sa Kanya, Kanyang gusto, hindi tayo umaligtas. 1 Timothy 2:3-4. Ito ay mabuti at nakadudugo sa Panginoon ng Diyos na ating Ama. At yan may ibig na lahat ng tao ay umaligtas at makaalam na Yes, certainly. Sinasabi sa Heavenly Faith Devotional 146, sinasabi na whosoever obeys Christ is weak, will reach the peace of perfection, sinlessness, in which Adam lived before his transgression. Amen. Amen. Actually, we can spend the whole morning here discussing God's Word, but we need to start ending our, concluding our lesson. Atin mong basahin kung ano mong mga balata kasulatan, kung mga kasulatan, tapusan natin na kuha sa lahat ng mga aming pinahagin sa inyo. 2 Peter 1:4, so by the people of all, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. At kahit dito, may pinagkalob niya sa atin ang kanyang pangahalaga at napakatapilang pangako, upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang sa katanan, sa kabulungan na sa sanglibutan dahil sa kasasamang pita. And besides this, giving all diligence at your faith, virtue, and the virtue knowledge. Oo, at dahil dito, sa pagkaragdag ng kaganapin ninyo ng buong sikap ay ipamahati ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan at pangagalingan ay ang kaalaman. And to knowledge, temperance, and to temperance, patience, and to patience, godliness. At sa kaalaman ay pagpitigil, at sa pagpitigil ay ang pagtingin, at sa pagtingin ay kabanalan. And to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, charity. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Ito na po ang sinasabi sa amin sa panghuli na bahagi ng leksyon na ito. 2 Peter chapter 1 verse 10.
Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if ye do these things, ye shall never fall. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ng mga panatag. Na mga panatag kayo sa pagkatawang at pagkahinang ninyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, ay hindi kayo mga titisyon kailanman. Ang atin hong lahat ng pag-aaral ay dahil sa ginagawa natin paghanda sa isang napakalaking event na mangyayari na sa hinaharap, sa malapit na hinaharap. Ano po ito? Ano po ba'y naniniwala sa malapit ng dumating ang ating Panginoon Jesus? Si Jesus ay malapit na malapit na malapit ng dumating. Ang tanong mo sa atin, handa na ba tayo? Are we ready? Lubos na ba tayong nakalaya sa pagiging alipin ng kasalanan? Sana po tayong lahat ay manatili nakahawak sa ating Panginoong Jesus. Maging matatag sa ating pananampalataya hanggang sa huli. At kung dumating ang mapalad na araw sa kanyang muling pagdating, ay lahat tayo dito sa iglesia nito, kasama na ating mga mahal sa buhay, ay magkaroon ng bahagi sa buhay na walang hanggan. Kasama na rin ating Panginoon Jesus magpakailanman. So ang aming kayangin para sa ating lahat. Tayo pong lahat ay lumuko para sa panalangin. Our most holy and righteous Father in heaven, we give you all the praise, the honor, and the glory. We thank you so much for this very important lesson that we discussed this morning. We know you are coming soon, and we want to be ready. Please pour thy Holy Spirit upon your church this morning, upon each one here today. Sanctify us, O Lord, through thy word is true. Help us to spend more time on our knees than in your word, and help us all to be ready for your soon coming. Fill us with your Holy Spirit, and may everything that is said and done be to your honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everybody.